So hello mga par, nagbabalik na naman tayo sa ating Converge series. So Converge series na to, mag-uusapan natin yung Converge installation. So sa video na to, magpo-focus tayo sa mga mag-i-install or yung mga installer. Yung sa mga kinakabit nila, sa mga wire, sa on, or sa router. Tapos explain ko rin sa inyo yung mga dapat mong ingatan ng equipments. At yung mga usual issue nyan. So meron ulit ako dito sa notepad ng installation para sunod-sunod natin mga pag-usapan to. Sa una, alamin nyo yung distance sa bahay nyo, tapos papunta ng knockbox dun sa may poste ng Converge. So 300 meters ang kailangan. Paglampas ng 300 meters, hindi pwede. Pero may paraan para maging pwede. Una, tawag kayo sa Converge, sabihin nyo, patagdag kayo ng additional 50 meters. Sila nang bahalang gumawa ng paraan nun. Isa sa scam to ng mga installer na pag-uusapan natin mamaya, na paglampas ng 300 meters, bayaran mo sila, kasi may dala daw silang wire. Pwede mo na lang bayaran sa kanila, sisingilin ka na lang 1,500 para dagdagan. So hindi, kailangan i-contact nyo muna sa Converge para wala na kayong additional na bayaran malaki. Contact nyo sa customer service. So pangalawa, alamin nyo yung cable route o yung ruta ng kable na papunta sa bahay nyo. So pag isipan nyo na kung saan nyo lalagay yung router, yung modem, tapos kung saan siya dadaan sa loob ng bahay nyo para hindi mahirapan yung mag-i-install. Tapos alamin nyo rin sa labas ng bahay nyo, sa mga kalsada, kung saan dadaan yung wire or saan maganda padaanin yung wire para hindi bara-bara, hindi yung mag-iisip na lang kung saan padaanin yung wire nyo ng installer. So, pangalawang pag-uusapan natin is yung scam ng mga installer. Tandaan nyo yung mga installer ng Converge na yan ay subcontract or subcon lang. Ibig sabihin, kinontrata lang sila ni Converge para magkabit ng internet or ng cable sa inyo. Kaya tandaan nyo itong mga scam na to. So una, sasabihin nila walang poste pero gagawa nila ng paraan. Pero may kapalit, babayaran nyo sila. X na yan. Pangalawa, hindi abot sa poste lagpas ng 300 meters. Kaya babayaran nyo sila for additional wire. Sabihin nila, for example, sasabihin nila, meron po kami dito ang dalang wire, bilhin nyo na lang po dyan. Yun na lang po ikabit namin. Hindi pwede yun, X na yun. Kaya dapat alam yung linya ng wire nyo, sabihin nyo, nasukat ko na po sa ano, hindi naman po 300 meters, 200 nga lang po. Ganun. So pangatlo, bayaran sa kanila yung security deposit at yung installation fees. X din yan, baka hindi na magpakita yun sa inyo, mahirap na. Tandaan nyo, yung security deposit at installation fee, dapat babayaran nyo lang to online or kung anong payment nyo gusto after 3 days na makabitan kayo ng wire. So pang-apat, babayaran nyo sila for activation para ma-activate, sasabihin nila, sir, baka gusto nyo today, activate na natin para bayaran nyo na lang kami mga 300, 500, yun. Wag, X yun. Diba? Yung iba, kung mababalitaan nyo, hindi pa agad activated yung kanila. So, gagawin ko kayo ng example nyan. Pampadulas. Tawag ko dyan, pampadulas. Ay, nakakatawa mang sabihin, pero mas maganda kung may pampadulas. Kasi tandaan nyo, pag kinabit yung wire sa inyo, tapos may issue, sabihin natin, mababa. Pag mababa yun, tapos nahagip ng truck, patay, ilang linggo kayong walang internet at mag-aantay ulit or magre-request ulit sa customer service ng magkakabit or mag-aayos ng internet, ayun ng wire nyo. Mahirap yun. Pangalawa, kung gawin naman nila ay bara-barang kabit, ibato-bato na lang yung wire nyo, tapos magka-damage kasi pumatama kung saan-saan, yun yung mahirap. Pwede nilang batuhin nyo kung wala silang mapagpatungan ng hagdanan nila na mahaba. Kung wala silang pagpatungan nun, pwede nilang ihagis. Pero kung tinamaran nila, tapos hinagis lang nilang hinagis yun, nang gumadamage yung wire nyo, yun yung mahirap. So, explain ko na lang sa inyo kung paano ko, anong ginawa ko sa pampadulas na to. So, diba, tumawag sa akin sila, umaga, papakabit, sasabihin nila, hello po, Converge po ito, dito na po kami, malapit sa bahay nyo. Pakipunta na lang po kami dito kasi hindi namin malocate yung bahay nyo. Puntahan niyo sila. Nung pinuntahan ko sila, ang sabi ko sa kanila, apat sila na bilang ko eh. So sabi ko, boss, alam ko mahirap padaanin yung wire sa amin kasi daming liku-liku. Medyo mahirapan kayo. Bigyan ko na lang kayo ng tigi 100 pang lunch nyo. Tapos pagka nakabit na natin yung wire, meron din tayong pagkain sa bahay. May binili akong coke sa mga biscuit para may makain din tayo habang ina-activate. Yun, sabihin mo yun. Siyempre, oo lang sila. So habang nag-aanap sila ng poste na may slot,
or knock box na may slot sa bahay nyo, sabihin nyo, ay sa poste na to boss, nasukat ko na, hindi ko lang alam kung may slot, mga 200 meters, 300 meters, gano'n. Dinoble ko na lang para sa mga error ng Google Maps dun sa distance measurement. So yun, ibig sabihin nun may alam kayo, kaya magdadalawang isip sila mang scam o manghingi ng lagay, kumbaga. Ito yung pampadulas natin. Binigyan na natin sila ng pampadulas, dapat mag-ano na sila. So papakita ko sa inyo yung video na ini-installan ako. Pero bago pala yun, ito lang gusto kong sabihin sa inyo. Pag dumating yung installer sa inyo, tratuhin nyo lang ng maayos, tropahin nyo kumbaga. Kasi yung sa akin, yung tropa ko, kung makikita nyo sa video na papakita ko, naging tropa ko pa sila, makakabiruan nyo. Maayos naman yung mga yan kung maayos yung kausap nyo. Saka minsan pag minalas kayo, subcontract na kinuha ni Converge, masyadong grabe pahihirapan kayo. Yun yung mga report nyo dapat sa customer service. Saka ang nagkabit pala sa akin ay Green Earth ata na subcontract. So maraming salamat sa inyo, Green Earth, yung mga tauhan nyo. Sobrang galing maglagay. Ang ganda ng pagkakagawa ng wire nila. So papakita ko sa inyo yung video, guys. Panoorin nyo. So dito ako nakabitan, guys. Nakikita nyo yung poste na yan. Yan, dyan ako nakabitan. Mayroong slot pa yan. Tapos dyan, yung akin pinadaan yun sa mataas. Ito sa taas ng mga wire. Hindi yan sa ilalim. Kung makikita nyo dun sa video na dun, maraming nakalaylay lang na wire. Yung mga tinamaran kabitan, yung mga installer. Kaya mas maganda talaga may pampandulas. Kasi pag ni-request nyo na pataasan yung wire para safe, gagawin nila. Okay, kita nyo naman mga mababait yung mga installer na yan. Kinabitan tayo, inangat nila para safe yung wire. Ito pa, tandaan nyo to. Yan o, kung saan kayo mismo kinabitan. Tanong nyo, saan ako banda kinabitan, boss, ang port? Pag sinabi na, pang ilan dyan pag binilang mula sa kaliwa. Sabi nila sa akin, nasa ilalim daw, pang lima sa ilalim. Sabi nyo akin. So yun na nga, nalagyan na kayo ng mga equipment ni Converge, tapos meron na kayo internet. Ano ba yung mga to? Ano ba yung mga dapat nyo tandaan? So ito, kung may kita nyo sa ganito nyo, ayan yung port nyo, saka yung knockbox. So nandyan yun, para mahanap nyo agad. Tapos, itong kulay blue, yan yung pinaka-sensitive. Na kasi pag nabalian to, may glass kasi yan sa loob ng wire. Pag nabalian, 3,000 na itong patch cord. Patch cord tawag dyan, 3,000 yan. Yun yung sabi ng installer. Pero pag ginugil nyo sa FB or sa Lazada or Shopee, nasa 300 to 500 lang. Kasi ito naman yung cable natin papunta ng knockbox is medyo durable. Kasi ito yung router switch natin. Make sure na maganda yung kabit nila ng pako dun sa likod na pinagsasabitan ng inyong router switch. Kasi pag ito nalaglag, yari, bali agad ito. 3,000 na. So yun yung mahirap. Makikita nyo, nilagyan ko siya ng scotch tape kabilaan dito. Pinadaan ko lang na gano'n. Pero hindi ko masyadong dumikit sa wire. Kasi baka masyadong dumikit. Tapos pag tinanggal ko na, dumikit masyado. Baka mabali din. Kaya dahan-dahan lang. Pag nagkabit kayo, alalay lang. Ganyan lang. Para hindi siya nakabuka. Kasi nung nilagay nila to, nakabukang ganyan. Delikado. Baka masabitan ako kung ano yun. Kaya dinikita ko siya ng ganyan. So meron pala akong nakuha dito ng sample natin ng cable. Kung makikita nyo, ito yung main cable natin papunta na knockbox. Durable talaga siya, pero hindi pa rin advisable na masyadong i-bend kasi baka magka-connection issue kayo. So makikita nyo, meron yan sa loob. Ayan, napakanipis lang yan. Mababali yan agad, konting ganun mo lang bali agad yan. So yun yung iniingatan natin. So yun lang mga par, na-explain ko na sa inyo yung installation, kung ano mga dapat nyong gawin at maganda nyong gawin. So susunod natin video bukas is yung customer service. Ay hindi, unahin muna natin yung router switch settings, yung mga wifi, kung paano mo panatiling mabinis yung internet nyo, ayusin nyo yung mga channel, tapos yung mga usual Converge issue, doon natin pag-uusapan sa router switch video. So abangan nyo yung bukas, yun lang guys. Goodbye, like and subscribe, make sure to check my channel, check nyo yung channel ko, subscribe kayo, thank you so much for watching, goodbye.